But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. But beloved, you are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. Okay, ako na ba yan? Let's pray. Paano nga? Salamat sa inyong mga salita. May po ba tutumuli? Kami po'y pagbalain ni Lord. Kung may makikinig lalo, maghanda handa namin yung mga puso namin. Kaya pong kumilos, Panginoon. In Jesus name we pray. Amen. Okay, hindi pa naka-silent ha. Amen. Okay, upo po tayo. Naka-record pa tayo. Sige po, upo yun na, upo na. Okay, makaupo na po. So, unto perfection. Ang title po nito is unto perfection. Subtitle, maturity needs no excuse. Okay? So, maturity tayo. Unto perfection. Again, ito'y aralin natin para tayo ay, kasi napansin ko po, okay, pag nagmamature ka na, minsan nakikita mo yung iba, hindi, parang gusto mo pumeno. Ay, dali, naiwanan na sila. Ay, pumeno na ako. Hindi ganun, okay? Ay, sila, hindi na mabasa yung Bible, eh. Ako, nakakailan na. Okay na to. Magpapark muna ako. Tama ba yan? Hindi, okay? So, hindi tayo nahihinto. Yan ang atali natin ngayon, okay? And then, introduction. Yung sinasabing perfection dito ay hindi sinless perfection, ha? Okay, dalas ang sinasabi yan. Ang ibig sabihin sa King James, ang perfect is matured or complete. Pwede ganun. Ibig sabihin, ay, wala nang kasalanan. Hindi ganun. Yung sinasabi doon, kung rin dapat meron ka, yung ka na. Ano natin, lalaki. Ano ba meron ng lalaking yung fully grown man? Di ba? Nawala yung batang lalaki, ano? Siyempre, may mga buhok-buhok na, di ba? Sabi sa nga, sa legs, sa Adam's apple, yung ibang may beard. Di ba? Di lang yun, pati yung boses, pati yung tangkad din, siyempre, tsaka yung muscle niya, fully developed na. Okay? Si mga baby daw, yung number of bones niya, di ba? Okay? Fully developed ka na, complete ka na, wala nang dadagdag doon. Magdi-deteriorate na lang hanggang tumanda ka, di ba? Pero kompleto ka. Yun ang sabi doon, hindi yung perfection na sinless, okay? Ang dalas binabato kasi yun. Ngayon, nakakita na ba kayo ng tao na huminto ng nag-grow? Okay, tayo, di ba? Pag sa physical muna, katulad ko, naabot ko tong height ko siguro, ano na ako? Mga college kasi ako ay tumatangkad pa ako eh. Kasi college, mga 20, sabi na 21, di ba? Mag-graduate na mga kalun. So, ang height ko ngayon ay 5'7 and a half. Okay, so sabi ni Stephen, natangkadan niya daw ako. Nung tumangkad siya, bilang ko siya ng cellphone. Okay. Kung mangyari yun, paano? Pag di ka tumangkad. Pag natangkadan ka ni Peter. Okay, so merong ano, may end, di ba? sa height, merong end yan. Hindi ka natatangkad dyan. Okay, though, huwag kayong maniwala sa mga binibenta kung saan-saan. Okay, so hinahatak yung buto. Tapos, may tatang. Pero may mga bagay na ganun. Sa sweldo, meron bang hangganan yan? Meron din, pero sabi ng iba, yung mga free country na katulad natin daw, wala daw. Wala. Pero, anyway. So, may mga bagay na humihinto yan. Yung height, yung, ano pa ba? Learning, hindi yan matapos eh. Pero, alam mo, spiritually, wala ring katapusan yan. Pero at least, meron kang ma-re-reach na tok-tok. Hindi nagtatapos, pero still, halos wala ka na halos gagawin. Kasi kompleto na eh, parang yung katawan niya natin. Wala ka rin dadagdag dyan. Ilan ang ngipin ng bata? Ano magaling dito? Ah, si Shana. Apat pa lang. Pero yung mga bata yan, mag-get ng edad bago ako mag-puberty, ito mga to. Ano lang yan eh, siguro 24, parang ganun.
Ang laki mo, dagdagan niya ng another, ilang ba yun? Apat o walo? Di ako magaling sa... Di ako mga wisdom tooth. So ngayon, huwag tayong ihinto, okay? So iba kasi nga, yun nga, huminto na, ay sila hindi pa nabasa, pastor, hindi nagbabasa ng Bible, hindi kabisado yung, ano, yung kabisado ko. Ilang bang kabisado niya? Ako, kabisado ko. Isang daang verses, siya, ano lang. Ay, hinto na ako. Ilalaan ko naman yung aking oras sa ibang bagay. Tama ba yun? O ba't hindi ka, may mauuntog ka ba? May ceiling ba ang spiritual growth? Unless kabisado mo yung buong Bible. Eh, pag kabisado mo, eh, di kabisadoin mo ng mas mabilis. Di aralin mo rin. Okay? Mas maganda mo yan ang kalaging matatating na mas maganda and mas better. Spiritually, kung ikaw hindi hinto. Amen? So, yun nga. Ano yung mga stories na alam nyo, na huminto na? Alam nyo ba, again, kahit sa church, yun, mamaya na yun. Iba naman, muna. For example, ikaw ay, professional ka. Ay, kumikita na ako na mabuhay na yung pamilya ko. Isa. Isa lang yung anak mo. Mabuhay na. Okay na to. Hindi ka na nag-grow. Hindi ka na nag-aral, hindi ka na nagsipag. Okay na to, maintain ko na lang. Ano mangyayari sa taong yan? Okay na eh. Regular na. Ano pa? Okay na to. Tama ba yun? Ano na yung picture niyo mangyayari doon sa taong yan? Pag-iwanan. Pag-iwanan. O kaya pag dumami yung anak niya, lumaki yung anak niya, may pangailangan iba, ano? Ay, kulang pala yung ano ko. Sweldo ko, tsaka yung aking ano. Di ba? Magsisisi ka ngayon. Kaya yun, may business ka, hanggang dito na lang. Ngayon, nagbebenta ka ng damit. Uy, okay ito. Magtahi lang ako, bebenta ako. Whatever na kami, hanggang mamatay ako, ganito na. Di ba? Eh kaso, biglang tinayuan ka ng SM sa katabi mo. Paano yun? So, okay ka na eh. Di ba? Kasi hindi ka nag-venture, hindi ka nag... Hindi mo pinalago. Okay, hindi ka nag... sabi nila doon? Nag-diversify. Okay, kasi kahit... Totoo yun, ng tao. Bibilin, dami. Kaso, kompetensya naman. Ang dami ng kompetensya. Hindi ka na binilan. Kahit maganda yung sa'yo, yung sa kanila, mura. Tapos... mura, tapos maganda rin naman. O, siyempre, kanina nabibilin tao ngayon. So, ano mangyayari doon? Kala mo okay ka, okay na yan. Eh, tapos, hindi ka nag... So, kaya ang maturity ngayon is not an option. Kaya sinasabi, hindi pwedeng hindi ka lalago. Ang church, ganun din. Yung pastor, ganun din. Okay, pastor, nakontento na. May alam na ako. Okay, pwede ko lang ulit-ulit. Iba, ganun eh. Yung sermon nila, pinapaulit-ulit na, recycle na lang. Okay, ibang book, di na tinatouch. Okay, yung mga mamaya, makikita tayong doktrina dito na ginagamit ng kaaway. Hindi mo alam yung explanation doon, tapos ka. Yung tao mo, anong mangyayari? May tiso, si pastor, di na inaral to eh. Hindi may paliwanag to. Anong mangyayari? So yung kinakala mo, growth na, bari ka pang bumagsak. Yung totoo doon, tapos bandang huli, galit ka kung kanino. Tama. So kaya yan. So, sinasabi dito sa ating binasa, amen yan. So ngayon, how do we go unto that perfection? No? Kasi yung perfection na yan, tsaka yung being holy, di ba? Tsaka yung being better, being to accomplish things. Sinabi ng Diyos sa atin yan, gawin natin yan eh. Okay, so anong kailangan natin gawin? So, sinasabi dito sa chapter na to, kung paano, yung ibang bagay dito. Ngayon, nag-umpisa tayo sa therefore. So, hindi yan proper starting, di ba? Kasi nga, chapter 6 na ito. So, may sinasabi sa chapter 5 na medyo malalim na aral. Okay? So, nag-umpisa yan sa chapter 4, yung rest, yung sabat, in-explain yan. Hindi na yan sabat na katulad ng ginagawa nila ngayon. Nagdapahinga, hindi magkatrabaho, hindi ganun. Yung pinag-uusapang rest doon, yung kaligtasan natin na dapat tayo maligtas at we will rest from our works. Hindi tayo mag-rely sa ating works para maligtas. So, ini-explain dito yan. Natatouch yan kay
Ina-explain dito kung sino si Melchizedek, bakit nga ba may priest before Moses, may priest na. Alam ko si Aaron ang unang priest. Hindi. Sabi sa Bible, merong nauna kay Aaron at yun si Melchizedek na hindi tinukoy kung sino saan ang galing. Okay? Kaya bandang huli ng 5, medyo parang tinapat sila nung nag-write nito, si Paul. Hindi kasi niniwala iba. Pero ako niniwala ko si Paul din to, Hebrews. Kaya sabi dito, diniscribe si Melchizedek. Okay? Kasi sabi dito sa bandang huli, sabi dyan, of whom we have many things to say. Okay? Gusto niya pang i-discuss ng gusto yung itong bagay na to, kaso naalala niya, itong mga makikinig sa akin, magbabasa nito. Yung iba dito at marami dito, hindi pa matured. Pero isip niya ngayon, paano ko i-explain ngayon to? Ano, ilang chapter ang susulat ko? Yan yung sabi niya ganoon. Kaya sabi dito, seeing you are dull of hearing. May sabihin nito, pag isang tao daw pala ay medyo hindi nakikinig, napansin niyo ba? So, yung iba dito, nagmamatch, yung iba hindi, kasi bata pa eh. So, napansin niyo si pastor ngayon, ano nagagawin ni pastor? Saling patuloy-tuloy, yun ang sabi, ihinto, uy, sasaway niyo, makinig kayo. Tapos papaliwanag na naman yung basic, di ba? Kaya yung medyo advanced na, so pwede bang ano, magkaroon tayo ng klase dito ng mga, ito yung mga galing na, ito yung, kaso hindi nga eh, kasama sa ano natin yan, magkakasama. Okay? Nakalak ba yung Peter yung ano? Ah, natanggal yung ano? Natanggal na yung tali. Okay, kaya ganun yan, mga kapatid. Okay, pag mayroong hindi nagmamature sa atin, isa sa mga dahilan, sabi dito, kasi yung mga tao, ano yung dull of hearing, ano tinatawag? Ano yung dull? Mapurol, pwede, no? Pero pag yung basic na dal, pag sinabing dal, parang mapurol, di ba? Mahina. Pwedeng mahina. May parang papatay-patay, yan. Di ba? So ngayon, andiyan kayo, nakikinig na lang kayo, tumuto ka lang, but sundan mo yung, ano, yung nagsasalita, supposedly, man, pero iba sa atin, sabi dito, kaya hindi kayo matuto, ang bagal nyo, kasi hindi kayo nakikinig. Kasi pinapaliwanag naman yan eh. Ito ilang taon na tayo dito, hanggang 2 taon na tayo. Bagay, mga bata pa iba sa atin, pero sinasabi lang dito, mga paano natin, pag ikaw daw yung nakikinig, talaga nakikinig, anda yung matutunan. Kaya yung nire-review niya dito, yung mga hindi nakikinig. Kaya sinabi niya pa dito, for the time that you ought to be teachers, okay, kayo mga 5 taon na kayong Kristiyano, dapat teacher na kayo. Sabi niya, kasi dito, sabi niya, kailangan pa ulit kayo turuan. Parang inaano niya, hindi kontento si Paul sa kanilang maturity. Kasi pag inaral mo na yan, tinuruan ka, inaral mo na sarili mo, tinuturuan ka continuously, eh pag absent ka, paano yun? Diba? Kung kaya andito ka, absent-minded ka naman, hirap ka ngayong intindihin, hindi ka makamove forward. Kaya sabi dyan, eh, nung kinumpara ngayon sila sa isang bata, ito, dede, salvation nila, balikan ulit natin yung kaligtasan, ha? Eh, dapat pag 5 years ka ng Kristiyano, eh, master mo na yun, diba? Soul winner ka na, teacher ka na. Kaya sabi nung parang ngayon kayong mga baby na feed sa inyo, gata sa halip na karne. Okay, kaya sinabi dyan, yun nga, yung mga, pag hindi ka pa matured, hindi mo pa alam kung paano gamitin yung salita ng Diyos. Okay? Kaya sinabi dyan, but strong meat belong to them that are full age. Yun yung ating ngayon topic. Sino yung mga full of age na yan? Ay, matatanda yan. Sa physically, yes. Pero karamihan ng matanda ngayon, karamihan, matalino sa bata. Karamihan, hindi lagi. Kasi iba dyan, pag nagpabaya, sinabi nga kasi, nag-drugs. Kung ano yung ginawa sa buhay, bandang huli po, pagsisisi, di ba? Pag nag-soul winning tayo, nakikita mo yung hurt nila eh. Andito yung topic natin, gumaganyan. So, mamaya po pagsapan natin yan. Diba? Kailangan mong akayin eh. Kailangan mong, kasi binabalik nila yung mga passwords nila, kaysa wala nang tamang religion, kasi naloko ko dati. Ibig sabihin ba na, wala na. Isi-steer mo na naman sila. Kaya yan. Kaya tayo ngayon, para tayo magmamature, na parang isang normal, dapat na isang mature na individual,
na natutunan niya yung mga pagkakamali niya, alam niya na yung tama at mali. Okay? By reason of use. Okay? Nga yung sabi ko eh. So, hindi ibig sabihin matanda ka na, matalino ka na, kasi nga minsan, hindi mo ginagamit yung utak mo. Maraming ganyan. Kumikita na, regular na, ah, wala na, may langgo. Ano ba may langgo yan? Tuloy-tuloy na to, bawal akong tanggalin eh. Diba? Ay, yung business ko, hindi na ito mauubos. Yun lang pala kailangan ko malaman sa buhay eh. Benta, tubo, bili. Hindi na nag-aral. Nangyari sa'yo doon. Yan, kasi hindi ginagamit. So, yung iba, uy, pag-aralan natin itong ganitong bagay, psh, hindi ko kailangan yan. Yun, pumuro lang utak. Kahit matanda na. Okay? Kasi nasabi dito, kinukumpara yung matatanda na, pero sabi dyan, even those by reason of use, ginagamit sa Tagalog. Ginagamit yung utak. Therefore, anong daw nangyayari? Their senses exercise to discern both good and evil. Nalalaman mo ngayon ito, mali ito, tama. Pag-usapan natin yan, ano bang tama dyan? Gano'ng katama, gano'ng kamali? Pag nasanay ka ng ganun, tatalas yung senses mo. Ano yung senses? Yung pag-physical sense, di ba, yung lima. Pero pag sa reason, anong senses ng reason? O siyempre, yung mga lagi na nag-aaral dito, alam mo yung mali agad. Di ba, kunwari, may binato sa yung ano, mali yung ano, wala sa Bible, kunwari. Huwag kang maugulantang. Wala pala sa Bible yun, bakit ko papatulan yan? Ah, kami ang tunay, kasi marami kami. Mga ganong ano, banat. O kaya, pag walang masabi sa'yo, cheap shot, alam niyo yung cheap shot? Yung sabihan ka lang na ano, wala namang base yan. Okay? So, malalaman mo yung tama at mali ngayon pag ginagamit mo yung utak mo, especially yung spirit mo. Kung ligtas ka, ginagamit mo yung okay, yung salita ng Diyos. Inaaral mo kung parang mo sinabi nila, tapos titignan mo kung gano'ng katama yun. Limuksan na nila. Isa lang. Okay, so dito ngayon tayo, paano tayo magiging perfect? Okay, mature. Okay? So number one, sabi dito, ay basa mo, ready, go. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundations of repentance from dead works and of faith toward God. Okay, number one, how do we go on to perfection? Number one, leave the basics. Okay? So, may mga basics ng pananampalataya. Kailangan, huwag kang umigot-igot doon. Kaligtasan ulit. Every Sunday, yun ang kaligtasan ng kaluluwa. Inaano lang. Tapos, yung mga andito, ligtas na lahat. Tapos, puro kaligtasan pa yung mag-usapan natin. Paano ka maliligtas? Invitation. May gumagawa ba nun? Wala dapat. Pero mayroon. May mga ganun. Yeah, siguro, alam niya hindi paligtas yung mga tao doon. Naging member na. Hindi tama yon. Dapat sa loob ng church, Sunday morning, Sunday night, and then midweek service, Bible study, iba naman, okay? Kasi ang daming pangangailangan ng member. Yung mga, kung gusto mo makarinig yung salvation story, salvation preaching, doon ka sa labas, sumama ka na sa winning. Doon mo makikita yun. Pero pag dito na tayo, at wala namang mga baguhan dito, iba na. Okay, sinasabi dyan, di ba? Pag binasa mo ito ng without context, parang mali siya eh. Di ba? Iiwanan ko yung prinsipyo ng doktrina ni Kristo. Di ba? Yun ang sinasabi dito. Pero pag ang context yan, alam mo, kaya sinasabing iwanan, kasi sabi dyan, let us go on to perfection. Kung paano ka magmamature, dapat iwanan mo yung basic. Okay, siyempre, andyan na yung basic sa'yo. Alam mo na yan eh. Pero huwag ka nang paikot-ikot dyan. Sabi nga nila, mga Bible study ko sa Genesis lagi yun eh. Pag tinama, tapos nabalik ulit, pag-aralan yung Bible, ano yung mag-aralan? Genesis. Tapos, after how many years? Ganun na naman. Nakita ko yun din sa iba eh. Okay? So, iba nung usapan natin, kaligtasan. Tama naman yung kaso. Wala nang iba? Diba? Ang taong nagmamature, iniiwanan niya na yung basic, diba? Ginagawa niya, andyan na yun eh. Nasa utang mo na yun, nasa puso mo na yun.
Alam mo na yun. Alam na natin yun. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin mag-move on. Move on tayo. Hindi importante. Hindi sinasabi bang hindi importante ito. Importante nga. Pero, okay, may mga binigay sa atin ditong mga ito yung mga basic ng pananampalataya na importante. Huwag kang aalis dito kung hindi ka pa natapos dito. Pero makikita nyo, sa church natin, tapos na tayo dito lahat. Okay? Kaya ngayon, dinedetali na natin yung iba. Yung iba naman ay iniiwan na natin. Okay, number one basic, syempre sabi dyan, salvation. Diba? Sabi dyan, oh. Not laying, okay, number one, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God. Ano yun? Kailan ka nag-repent from dead works? At nanampalataya ka patungo sa Diyos. Kailan mo ginawa yun? Kung ligtas ka na. Kung ligtas ka na, ginawa mo yun sa pan-salvation. Diba? Kala mo, kailangan maggumawa ka ng mabuti. Parang maligtas ka. Eh, tinuro sa'yo, hindi ganyan. Ano ginawa mo? Nag-repent ka doon. At ngayon, hindi ka na good works. Ngayon, ikaw ay by faith na. Kasi napansin nyo dyan, not laying again. Kasi nga, ang foundation, pag nailay mo na yan, nailagay mo na yan, sa nakakita ng building na, uy, ang ganda ng foundation natin, ha? Ilagay ulit natin. Hindi na, di ba? Ang gagawin mo, ando na siya, huwag mo isirain, di ba? Ando na siya, maglalatag ka na lang nung ibang, na poste, then yung iba pang bagay. Para matatapos yung building, alam ka namang gusto mo, puro foundation na lang. Yung ibang church, ganun. Yan, yeah, totoo. Ang ginagawa, nagpapalago sila sa pera sa dami, pero yung katuluan sa within the church, hindi na lumalago. Magtatanga, ba't yun yung kaya lagi? Eh, ewan ko dito. Baka ayaw itouch yung iba kasi masyadong controversial. Di ba? Mali. So, hindi talaga lalago yung church na yun. Nakakita na ako magandang church. Basic ng basic, basic ng basic. Ang pangit ng ganun, okay? Yan ang sinasabi dyan. So, okay, number one, okay, pagligtas na yung mga tao, minsan, balik-balikan mo, pero hindi yung puro ganun. Okay. And then, number two yung, sabi dyan, of the doctrine of baptism. Ano ba kailangan mo itindihan sa baptism? Okay? So, una, spiritual baptism, pag naligtas ka, yun yung baptism of the Holy Ghost. Ligtas ka na. Tapos, inordain ng Diyos, ni Jesus, na tayo i-baptize sa tubig. Okay? Para maalala natin yung ginawa niya, di ba? The death, burial, and resurrection at paglakad sa kanyang kalooban after nun. Ikaw ay member na ng church, pinofess mo yung publicly. Okay? Ano ba kailangan naman natin doon? Tapos na, wala na. Siyempre, immersion dapat. Pag alam mo na yun, tama na. Hindi yung paubalik-balikin natin. Ganyan. Puro yun na lang. And then next is, sabi dyan, laying on of hands. Ano yung laying on of hands? Oh, hindi natin alam. Hindi pag-usapan natin. Hindi, ano lang po yung laying on of hands is, in a positive manner, yung sabihin niyan, yung pinapasa mo yung authority. Okay, for example, ikaw, kapat kang kapatid, gusto mo nang mag-ano, pastor din sa ibang lugar, o isa-send na kita. Okay, kasi go, independent ka na. Alam na naman mga church yun, alam na natin yun eh. Huwag yun lagi yung babanata natin. Iba naman, nagpapakamaster dyan. Paano malalaman talaga kung sinugo ka? Paano malalaman? At yung nagsugo sa'yo, sinugo talaga. Parang genealogy ng church. Diba? Hindi na yun. Okay na yung nalaman mo yung basic, let's move on. Amen? Ganun din sa resurrection. Ano bang kailangan natin malaman sa resurrection? Tayo mamatay, yung ating katawan mamatay, yung ating spirito ay balik sa Diyos. Yung kaluluwa natin, saan pumunta? Sa langit, pagligtas ka. Okay. Ano yung resurrection niyo yun? Yung body and soul, pag-iisain ulit sa rapture, na-resurrect ka na ngayon. At hindi ka na mamatay ever since. Ever, ano yun? Magpailan man. Okay, tapos na. Kailangan ba natin, may resurrection of ano pa? May mga 7 resurrection pa. No? Mga dispensation na yan. Wala kang magawa. Simple-simple lang yung katotohanan ng resurrection. Ano ginawa? Nag-master dun. Hindi na nag-ano eh. Yung pag-uusapan natin, perfection. Yung dapat ang pinag-usapan nila, ano ginawa?
nanatili doon. Hindi, may resurrection. Alam mo ba, may... ilan ba resurrection? The Bible. Nabasa nyo. Yung mass resurrection. Dalawa lang. Kasi nga, yung rapture and then, syempre, millennium na yun. O, paano yun? May mga tao pa. So, ngayon, ang mare-resurrect na lang doon, yung mga saints na after ng rapture and then, syempre, rat, may mga namatay doon na ligtas. Ganun sila mo, may re-resurrect, yung na-resurrect na yung una. E di, syempre, after na ng millennium. Tapos, kasi after ng millennium, new heaven and new earth eh. Wala na mare-resurrect ulit. Lahat tayo din namamatay eh. So, dalawa lang. Okay? Ba't yung mga rakmanays daw, pito? Kasi yung rapture nila, pito din. Kasi nga, yung pag-pre-trib ka, malilito ka eh. Yan ang kwento dun eh. Pero pag-aaralan ko pa rin yun. Okay, so hindi ka na mag-ano doon. Pag alam mo na, na resurrection, pag namatay ka, muli kang bubuhayin, isa lang yan, tapos after the millennium, another one. Wala na tayong kailangan pag-usapan doon. So kung tayo magiging perfect, huwag tayong puro ganun. Resurrection, alam mo na, dalawa lang, nasa Bible. Tapos na tayo doon. Okay, and then, eternal judgment, kailan yun? Alam na natin yun. So, syempre, pag namatay ka, yun yung una, kung sinong mauna, rapture, o yung pagkamatay mo, pag hindi ka ligtas sa impyerno, pagkatapos sa impyerno, lake of fire, wala na, tapos na. So, magmamaster ba tayo doon? Sinasabi ni Paul, kung andun ka na sa stage ng Christianity mo, na alam mo na yun, alis ka na, doon ngayon, hindi mo alam, paturo ka. Pero kung tapos na tayo doon, huwag tayong paulit-ulit doon. Kasi hindi ka talaga magmamature, mauuntog ka na, sa palagi mo na, untog ka na. Wala na, ayaw mo nang pag-usapan yung mga bagay na sa palagi mo, controversial. Oh. Nangyari. Hindi ka na lumago. Pag-usapan natin yung mga sa bagay na saan tayo dapat lumago. Okay? So, number one, leave the basics. Number two, paano tayo lalago hanggang maging mature tayo? So, verse 3, sabi dyan, and this we do if God permit. Okay? Gagawin natin to kung papahintulot ng Diyos. Ngayon, gusto ba ng Diyos tayo lumago? Naku, wala kang jacket. Nasag na lang. Okay? Sabi dyan, napansin ninyo, and this we will do, if God permit. O bakit? Nagtataka ka, bakit? Ano yung sabihin? Gusto ba ng Diyos na hindi tayo lumago? O ba't may sinabi pang God permit? Kasi nga po, mayroong mga bagay na magpapahinto sa'yo para lumago. Okay? So yun yung next. So number one, leave the basics. Saan tayo pupunta? Bago ka mag-mature talaga, sabi number two ko lang is identify and deal with major hurdles. Okay? Identify and deal with major hurdles. Sa Tagalog, alamin mo yung mga bagay na mahadlangan ka. Ito yung gagamitin ng demonyo para kayo mahadlangan para lumago. Alamin mo yun, di ba? Parang kahit ano, again, sa gera na naman ang ating pag-uusapan. Sa gera, paano ka mananalo? Isa sa mga alamin mo, malakas na yung baril ko. May malakas akong baril, panalo na to. Hindi ka na nag-isip eh. Yung kalaban mo, hindi mo kilala. Mahina lang, ano ari, parang yung nangyari sa Vietnam War. Hindi nila natalo yun eh. Ang lalaki ng bala nila, may ibang klaseng tactic pala yung kasi mahina lang yung ano nila eh. Guerrilla tactics. Hindi nila kinaya yun. Hanggang ano na lang sila, pinahinto na yung gera. So, ganun din sa, ano, kunwari, biological weapon ginamit siya, o kaya political. Ano mo tatalunin yun? Mamaya, ang laki ng bomba mo, dun mismo sa base mo, pinasabog na. O, paano yan? Hindi totoo. Pag hindi mo alam yung kalaban mo, talo ka. Kasi sabi ko dito, identify and deal with major hurdles. Ano sinabi sa Bible sa chapter na to, na gusto mong lumago, okay, nakaka-attend ka naman, kaso gusto mo talaga lumago, ano yung iwasan mo at kailangan i-deal mo at yung church. So may binanggit siya dyan at ito nga yung controversial topic na gusto mong i-cover ngayon. Itong aral na to ay hindi maintindihan ng marami, kaya iba hindi naniniwala sa eternal security dahil sa chapter na to. Iba hindi naniniwala sa reprobate doctrine. Ibig sabihin ito, kahit sino ka pa, may pag-asa ka pa, yung bakla dyan,
ano sila, may pag-asa pa yan. Kahit yung mga po, may pag-asa pa yan. Si Satanas, may pag-asa pa yan. Lahat na lang eh, no? Nakakinig nyo na ba yun? Si Judas, may pag-asa pa yun. No, kaya nga may purgatorio pa sila eh. Ay, may pag-asa pa to. Maling-mali yun. Walang sinabi doon, kaya pinag-aralan natin yung... Ay, dalawa lang to, under nito. Identify and deal with major hurdles. Ano yung major hurdles? Para lumago yung marami ko nakitang ganito eh. Hindi nila alam yung number one, yung false brethren. Ibig sabihin, kala mo lang, Kristiyano, hindi pala. Anong gagawin ng mga false brethren? Andyan niya, praise the Lord, bandang uli, titisurin kayo. Ba't kaya ganito tong taong to? Ba't naging bakla to? Reprobate pala. Ito yung pangalawa, reprobate. Okay, tingnan natin yung number one. Sabi sa 4 to 6, ito yung mga sinasabing talagang problem text. Itong 4. Ito, babasahin nila sa'yo. Okay? Dito to yung eternal security na yan. Kita mo to, naligtas sila, tapos sila ay nag-fall away. Tingnan natin. For it is impossible for those who were once enlightened, ito, ligtas na yan, ha, sabi nila. And have tasted the heavenly gift, oh, ligtas na talaga. Kasi natikman yung ano eh. Heavenly gift, oh, kaligtasan daw yung heavenly gift. Di ba? Parang totoo naman. Kaso sabi doon, tasted. And were made partakers of the... Uwita mo naman, oh, partakers na ng Holy Ghost. Sabihin, ligtas na. And have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Oh, pati power, oh, nagkaroon ng kapangyarihan. Ligtas talaga to. If they shall fall away, kita mo na, pwede silang mag-fall away. And renew them again unto repentance. So, kita mo, hindi na, imposible na daw. Pag naligtas daw, sabi nila, tapos hindi na naligtas, okay, kasi nag-fall away, hindi na maliligtas ulit. Yung sinasabi nila, kala nila, mga ligtas na to, tapos hindi, nag-backslide, kasi hindi na ulit pwedeng maligtas. Bakit daw? Kasi parang pinako daw nila ang Panginoon ulit, at hiniya siya. Okay, ganun ba yun? Tingnan natin. Actually, magkasama to eh, yung false brethren tsaka yung red. Sabi sa Bible, ang sabi, paano ka maliligtas? Kailangan mo bang hindi mag-backslide? Okay, tingnan natin sa Bible. Sa John, pakikot nyo yung John 3:16. John 3:16. God so loved the world, lakas, that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting. Okay, ito yung sabi sa John 10. Ito medyo mahaba kasi, pero yung pinaka gusto ko lang basahin. Sabi dito sa 17, therefore that my Father loved me because I laid down my life that I may take it again. So, namatay si Kristo para yung mailigtas yung mga sheep. Ngayon, sabi dito, no man take it from me, but I lay it down for myself. Okay? So, yun siya yung namatay. So, para sa mga ililigtas niya. Ngayon, actually, para sa lahat. Okay? At maliligtas yung manampalataya sa kanya. Ngayon, ito. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Okay, so, hindi lahat ng tao ay ligtas. Lahat ay namatay si Kristo pa sa kanila kasi yung bandina ng palataya. Sabi dito, ang nakakarinig talaga ng boses niya, yung sabi ng hear dito is hindi lang hear, ha? Yung sabi yung talagang dinidinig siya. Ito yung mga sheep. At kilala ko sila, sabi ng Panginoon, di ba? Kaya sabi dun sa mga hindi niya kilala, sabi, I never knew you. Yung mga hindi maliligtas, yung mga false brethren pala. Kaya sabi dyan, I give unto them eternal life, yung mga ligtas, and they shall never perish. Okay, never. Sinabing never is? Pag sinabing no, no. Pag sinabing never, ano yung never? Hindi na talaga at hindi na magkailan, di ba? Forever. Never. Na negative, na forever. Okay, neither. Sinabing neither, ni hindi. Shall any man pluck them out of my hand? Okay? So, nasa kamay ka daw ni Kristo ngayon, hindi kaya ng iba na alisin ka dyan pag sinabing pluck out. Di ba? Parang may mga games na may mga ano eh. Yung mga bata, yung mga ito, pag lumalaki na yung bata. O sige, gusto mo to? O, Stephen, ito, malakas na to eh. So, wala akong object dito. No? Stephen, halika. Meron kayong coin dyan.
Piso. Pwede mo yung piso. Wala. Wala na akong piso eh. Sino may piso? Babalik ko po, babalik ko. Sino po may piso? Para lang matanda nito mga batang to. Nakikinig ba kayo? Ilan kayo? Tatlo lang kayo ngayon. Sige. Johan, ikaw. Dito ka muna, Johan. Kunin mo yung piso sa kamay ko. Kunin mo. Get it. Ang hina eh. Get it. Hinihingi lang. Sige, upo ka na. Si Peter. Peter. Dito ka, bilis. Oh, kunin mo yung piso. Dito tayo sa camera. Kunin mo, bilis. Kunin mo. Kunin mo nga eh. Oh, wala. Hindi kaya. Di ba? Oh, Stephen, go. Pag nakuha mo, sa'yo na yan. Antigas. Okay. Ako naman kukuha ngayon sa'yo. Sige. Ayan ha. Kukunin ko yan ha. Ah, sige. Ganito lang yan eh. Malakas na rin to, ha? May technique dyan, eh. di ba? Nakuha ko, di ba? Sige, salamat, ha? Ano po to? Okay, thank you, Stephen, Johan, and Peter. So, naintindihan nyo na? Amen. Pag mahina yung na ganyan, kaya mong i-pluck out, yun ang isa yung pluck out. Pero pag malakas yung naka, no, di ba, kahit ano ni Stephen, hindi ko kaya eh. Kasi sabi ni Jesus, I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Pag hawak ka ni Kristo, ikaw ay na kay Kristo, naintindihan niya na eternal security ngayon. Sige, subukan mo, may Satan. Yung mga false prophet, iiyak ka na yan, nasa kamay ka ng Diyos, hindi ka na pwede maging unsaved kasi nga, saved ka na, okay? Eh, kaso, hindi lang yun. Hindi na tapos. Sabi dyan, my father, which gave them me, oh, daddy, ikaw, tatay daw kita, sige, dito. Asa na yung ano? Oh, wag na. Wag na. Okay na yan, naintindihan nyo na yun, di ba? Hindi ka na, di na nga kayang agawin ng iba kay Jesus pa lang, eh, God the Father pa, hinawakan pa, ilalo nang di mo, sino makakaagaw nun? My Father which gave them is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So yun ang eternal security ngayon. Balik tayo sa ating text. Pag sinabi ngayon dito na, uy, ligtas siya dati ngayon, hindi na. Does it make sense, di ba? So ano yung sabihin ngayon na sinasabi dito? Hindi po ligtas yan. Okay, tingnan natin ulit lahat, ha? Basta oras, ha? Ngayon, tinatapos, ha? Ngayong gabi. Sabi dyan, oh, it is impossible who were once enlightened ngayon. Saan sa Bible na sinabi enlightened yung mga naligtas? Pwedeng in the light. Pero enlightened, ibig sabihin ko na, naintindihan mo, eh. Di ba? Ginagamit sa atin ngayon yan. Ibig sabihin, kung ano, tama ka. Di ba? Pag nag-soul winning tayo, lahat ba naliligtas? Sa experience natin, marami, pero hindi lahat. Iba nun, oh nga, no, mali ako. Pero tatanggap ba lahat? Naintindihan nila dahil tinuro mo sa kanila yung katotohanan, naintindihan nila yung tama, kaso, na-enlighten sila, pero ligtas ba sila agad? Hindi sila tumanggap sa Panginoon. Na-receive lang nila yung katotohanan, naintindihan nila, na-enlighten sila, pero, andun yung, naalala nyo natin, di ba? The mind, the soul, the spirit, and the body, naintindihan lahat doon, may spirit patay. Bubuhayin sana ng Diyos, kaso hindi na nampalataya, wala, patay. Diba? Hindi siya naligtas. So again, yung another sabi nito, tasted the heavenly gift. So, nasan sa Bible na anong gift of God? Tama yun, eternal security, eternal life. Pero tinaste mo lang ba yun o nireceive mo? At nasa yun na. Ang ginawa nila ginito eh, parang yung mga Bible church, uy, ganda niya na. O, tikbang ko rin yan. Tapos, salib na magpatuloy doon, nakontento na doon. Di ba, napansin niyo yung mga kulto, ganun eh. Hindi lumalalim. Yung mga aral, ito yung mga priest, ito yung mga ano, para isablay. Pero meron ding Bible, meron ding katuruan, meron ding leader, meron ding church. Pero ba't di sila lumalalim? Kasi nga, hindi sila ligtas.
hindi nila nakinig at hindi sila sumunod dun sa Savior. Okay? Ang gusto ng Savior, this is the will of the Father that, ang sabi doon, that they should believe on me and they shall be saved. Okay? Hindi nila ginawa yan. So, hindi mga ligtas to. Okay, sabi dyan, tasted the good word of God. Okay, lalo na yan. Diba, yung iba nga, binabago yung Bible. Pero yung iba, natikman mo, ang ganda pa rin ang salita ng Diyos. Kaya ano to eh. Kaya world bestseller yung Bible eh. Kahit mga unbeliever, bumibili. Kahit unbeliever, nakikigamit ng Bible. Kasi ang ganda ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng pekihin yan. So pag naintindihan nila yun, anong gagawin nila? Yung mga unbeliever. So syempre, makikisakay na sila. Tama ba? Pero hindi ibig sabihin ng ligtas sila. Kaya sinasabi nung fall away dito ngayon, yung talagang nagpakita na sila na hindi pala sila believer. Nakikinig mo ba? Ina-address natin tong maling doctrine na to, ha? Okay, kaya sabi dito, kapag pag sila ay talagang nag-backslide na, hindi pa nga ligtas, nag-backslide na, ibig sabihin talagang umayaw na. Bakit posible sa kanila na sila ay mag-fall away? Ano, tingnan natin dun sa ano, Bible. Paano nangyari yun? Na sila ay, so ligtas ba sila? Yung mga hindi, ano, yung bandang huli, sabi yung tanong sa akin nung isa, eh, naniniwala ka ngayon, eh, pagbukas, di ka naniniwala, ano ka na? Sabi sa akin, o, dati ka ligtas, hindi ka na ngayon ligtas, di ba? So, tingnan natin sa sinasabi ng Bible. Hindi makita. Nakakalam ba nun? Yung sila ay umalis. Sa verse dyan yun eh. Kaya nyo hanapin. So, yung mga false bread, alam nyo ba yung false bread, yun, di ba, paulit-ulit yan sa Bible. False bread, yun, false Christ. Asa na ba yun? Dali. Yun. Okay. Nasabi ko na eh. May sinasabi dito si John. Okay? Sabi dito sa 18 ng chapter 2, little children, it is the last time as ye have heard that Antichrist shall come. And even now, there are many Antichrist. Okay? So, nagwa-warning si John dito. Mag-iingat kayo. Meron dyan mga laban kay Kristo. Okay? Ngayon pa lang, meron na. Ito sinasabi dito, they went out from us. Ito pala yung naging kasama nila. Okay? At ito yung umalis sa kanila. Okay? And they were not, but they were not of us. Ito sabi ko, they are of us, pero they are not, anong sabihin nito? Yung sabihin nito, nakasama lang natin, akala natin kasama natin, pero hindi actually kasama natin, yung sabihin sa spirit. Hindi ligtas to. Okay? Ito yung argumento niya. Sabi niya, for if they had been of us, kung talagang kasama natin sila, ano sabi dito? Walang duda, they would know that have continued with us. Kung ligtas yan, bakit alis sa atin yan? Ano nga ayawan nila dito? Eh, ayoko ng church nyo kasi masyado maigpit. Hindi ba pwede mag-usapan yun? Ba't ka alis dito tapos magtatayo ka na sarili mong church ba? Or ano? Or maiging udyo ka na, mga ganun. O maiging wala kang religion. Pwede ba yun? Hindi ba yung sinasabi dito? Walang duda, mananatili yan. Bakit daw?
Ngayon, but they went out. Bakit sila umalis? Sa tunay na church? Ito ang dahilan. Sabi kasi, that they might be made manifest, para mapakita that they were not all of us. So, hindi pala talaga lahat sila ay ligtas. Okay? Yan ang, ano, yan ang totoo. Kaya sila ay, dito sa Hebrews 6, ganun din. Bakit, ba't lalayo yan kung yan ay ligtas? So, kaya lumayo yan, umalis yan, yan, tasted and then nag-fall away sila kasi nga, hindi naman talaga sila ligtas. Amen? Nakita niyo ba yun? May ano ba kayo dyan, objection? Yan, kaya sabi dito, parang pinako, ikaw ba kung ligtas ka, papako mo ang Panginoon ulit? Eh, napako na siya eh, nabuhay na siya. Yung sabihin nito, parang hinihiya nila ang Diyos. So, hindi kayang gawin ng tunay na ligtas yan. Ligtas ka, nananampalataya ang Lord Jesus, tapos papahiyay mo siya ng ganyan. Ngayon, hindi, yung iba, nagkasala eh. Hindi ito yun. Hindi yung sinasabing, hindi yan. Kaya ngayon, sa number 2 natin, sa point number 2, letter B, ito pala yung mga reprobate. Okay, una, mga false brethren na hindi naman talaga ligtas. Yung iba dito, talagang hindi ligtas, hindi lang basta hindi ligtas, ito yung reprobate na tinatawag. Pag sinabing reprobate, rejected. Okay, basahin nyo sa number 7, ready, go. For the error which drinketh in the rain, that cometh among upon it, and bringeth forth herbs, meat for them, by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Ano kinalaman na sa topic? Nagpapaulan daw ang Diyos, tapos yung mga halaman ay nabubuhay dahil sa ulan at sa nutrients. Anong kinalaman na sa... O, sige, basahin sa 8. But which bear thorns and briars rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. O, so pina-illustrate niya ngayon, mga halaman. Ang halaman, ang normal na halaman, anong normal na halaman? Yan ay kailangan, diligan. Diligan, tapos, ano yung normal na halaman? Lalago yan, ganun din kayo. Pag nakikinig kayo, ang normal na Kristiyano, na tuong ligtas, nakikinig, tapos matututo, tapos lalago. Amen. Yun ang normal, kahit ang halaman ganun. Pero alam nyo ba sa mga halaman, may mga abnormal din? Bukod sa bonsai, di ba sabi nila lahat ng nature daw na pwedeng kainin, hindi nga eh. Nung nagkasala si Eva at Adan, at pati yung kay Noah, ang dami na bago. So yung sinasabi diyang briars. Okay? Yung sinabing briars, special yan kahit sa Old Testament, binabanggit yan. Yung briars, yun yung tumutubo sa talagang hindi na maayos na lupa. Okay? Tandaan nyo yun ha, ito na kayo ngayong bago. Ito yung halaman na kahit daw salty, kahit ano tumutubo. So, hindi normal to. Kaya ang tawag dito ay rejected. Hindi kinakain ng tao yan. Okay, kuha ka ng ano dyan, ng briars, ikainin natin. Hindi ganun yun. Ang ginagawa lang talaga doon, madalas, andyan sila. Okay, andyan sila eh. Parang mga reprobate, wala tayong magawa. Andyan eh, hinalaw ng Diyos eh. Ano kailangan natin doon? Pag kailangan natin lupa, gagawin natin ano, gagawin natin, usunugin. Okay, pero walang maayos na use yun. Paggamitan natin itong walang maayos na use yun. Kundi, sunugin. Pwede yun. Siguro, pang fuel. Ganon din daw itong mga taong to. May mga taong ngayon na nabubuhay na walang silbi sa Diyos at sa atin. Ang tawag dyan mga reprobate. Ngayon, pag hindi mo naintindihan ito, kaya nga point natin dito, identify and deal with major hurdles. Pag hindi mo alam na inalaw pala ng Diyos, may mga reprobate, malilito ka ngayon. Paano ka lalago kung sabihin mo, nalilito ka kung anong gagawin natin sa mga bakla, tanggapin natin, kaso litong-lito ka dyan. Ngayon, pag alam mo na may mga rejected, ano, tatanggapin mo ba sila? Ano gagawin mo? Papatayin mo ba sila? Kung alaw ka ng Diyos, pero sa atin hindi. Obviously, parang yung briars nga, dyan yan eh. Inalaw ng Diyos na may ganyan, ano gagawin natin? Sisihin natin ng Diyos na bakit gumawa ko pa ng ito? Wala lang palang kwenta. Wala, inalaw ng Diyos yan. Let it be, okay?
So, pero dapat maintindihan mo na itong mga taong to ay makakatisod sa iyo at hindi ka makakalago pag hindi mo na deal sila. Pag hindi mo nalaman kung saan sila ilalagay sa utak mo and then physically. So, dapat yung mga bakla, kailangan natin papasukin dito. Ano mangyayari sa atin? Di maapektuhan tayo, di ba? Naibiktima yung mga bata. So, hindi natin sila we-welcome. Ganon din yung mga false doctrine. Ganon din yung mga ngayon iba, ligtas na mga kaso mess up sa doctrine. Hindi natin tatanggapin. Di ba? Pero welcome sila kung sila yung makikinig. Eh, paano kung nag-ano dito? Nagugulo. Kasi hindi totoo yan. Umatid ka ng Diyos, tapos may pagkontrahan nga, hindi ka welcome dito. Ba't ka dito ka? So, dapat alam natin how to deal with these things and with these people. Yung sinasabi ko dito, kasi major hurdle yan. Yung iba kaya natin inalo, kung ligtas ka dyan, kanina may pinapalo pa ko, kung ligtas ka naman pala, ba't andyan ka pa rin? Ano ginagawa mo dyan? So, kung sina-challenge natin sila, kasi kung tatong ligtas ka, ba't ka manatili si Catholic? Hindi nga tinuturo yung totoong kaligtasan yan, di ba? Walang logical reason. Ba't ka mananatili sa iglesia ni Manalo, kung saan man yan? Kahit Baptist ka pa actually. Ba't ka mananatili sa isang Baptist church na paganyan na pala, doctrinally, pabagsak na? Hindi ba gusto mong magamit pa yung bata ka pa? Anong gusto mong mangyari sa buhay mo, spiritually? Diba? So, umalis ka na dyan. Diba? Masama ba yun? Ewan ko sa iyo kung anong definition mo masama. Ang masama yung manatili kang hindi ka lumalago dahil sa mga hurdle na to. Amen? Hindi mo alam, yung mga church na pala, na-penetrate na ng false doctrine. Baka yung pastor, reprobate na pala. Bakit siya nagtuturo ng damnable heresy? Pwede ba yun? Yung nasabi sa Bible eh. Kaya nga winawarningan sila eh. Sinabi sa Revelation, yung mga churches na church dating legit, posible yun na mawala sa kanilang candlestick, ang Diyos mismo nag-alis. So, ganun yan. Karamihan ng mga false churches ngayon, ganun yan. Nag-umpisa ng medyo tama at may mali pa rin. Medyo ilang years, may tama pa rin. After how many years, napabayaan na, eh, hindi na church. Ito yung malapit sa amin eh. Eh, malayo naman sa Bible. So, saan ka pupunta? Okay, kaya yun. Number two ngayon, balik tayo sa atin lang. Pag alam mo na ngayon na mayroong false brethren, mayroong reprobate, anong gagawin mo? So, alam mo na ngayon, pwede ka na ngayon mag-accelerate, pataas. Pwede ka na mag-mature kasi wala ka na sabihin, eh, sila nga, ganyan eh. O kaya mo na, nanggulo sa church. Eh, bakit siya, ano, against kay pastor? Hindi, baka mali si pastor, mga ganun. Eh, bakit, ano? Di ba, nakakatisod dyan? Pero pag alam mo na ngayon, bakit mo gagawin sa basta sinabing mali yun, tapos mag-chismis ka, kakalag ka na chismis dyan. Kung ayaw mo sa Diyos, di umalis ka. Ngayon, pag alam natin na yun, hindi na tayo matitisod. Di ba? May false brethren again, may mga rejected, mga reprobates. So alam natin gagawin natin sa kanila, tatapo natin sa ngayon, pwede tayong lumago. Ngayon, nakita nyo yan? Ngayon, ano ng Hebrews 6? In context yan, pag kinuha mo yan, maintindihan mo na may reprobate tsaka may mga rejected. May mga false brethren. Again, na-deal natin na two birds in one stone. Okay? So, una yung false interpretation sa Hebrews 6, 4 to 6, and then hanggang 8. And then, para sa atin ngayon, hurdle pala yun. Kaya dinidiscuss ni Paul dito, yung bagay na yan, para tayo mag-accelerate and to go unto perfection. Pag naantindihan natin yan, posible na tayong lumago ng talagang malago. Okay? Kasi alam natin na hindi makakagulo sa utak natin, spiritual natin yung mga false brethren at saka reprobate. Amen? So wala kayong dahilan ngayon paano hindi kayo lumago. Wala kayong dahilan, mga bata. Lahat tayo. So ngayon, hindi ko na matapos talaga ito. Kasi mayroon pa akong dalawang points na mayroong anim na sub-points yung isa. So, yun na muna tayo. Mamaya tapos natin yung mga gawin. Okay? Let's pray. Mga na maraming salamat sa inyong pagpala, Panginoon. Yung bagay na ito, Lord, ay namin na didil dahil ang salita nyo pala ay napakaganda. Ang didil ang titingnan lang namin yung context talaga ay malinaw. Hindi namin kailangan malito katulad ng iba na kapatuloy sa maling aral, Lord, dahil hindi nila tilingan ito naman textually. So, we pray na kayo pong as we finish this, mamayang gabi, Panginoon, kaya pong
Malulati, Lord, at kami po ilalago naman. Ito ang mga utod sa salita. Malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.